Magandang umaga mga kaibigan. Welcome po sa ating episode ngayon. Itatampok po natin kung paano mag-prone ng kamatis. At bago yan, nais ko munang i-discuss sa inyo kung gaano kahalaga ang proning po sa kamatis. Ang totoo niyan mga kaibigan, meron po tayong dalawang uri ng kamatis, no? Mayroon tinatawag tayo na determinate tomato and indeterminate tomato. Ano ang kaibahan ng dalawa? Pag sinabi nating determinate tomato po ay ito yung mga tomato na magbubunga lang siya ng isahan o mga dalawang harvest, tatlong harvest lang, then mamamatay na po sila. Pero ang indeterminate tomato po ay ito yung tomato na pwede kang mag-harvest all season. Mahaba ang buhay niya at talagang tumataas po siya. At itong ating kamatis ay parang pumapasok po sa indeterminate tomato po, no? Ngayon, ang pruning po ay napakahalaga sa indeterminate tomato. Samantala, doon sa determinate tomato, kahit hindi mo na siya i-prune, okay lang kasi harvest ka lang ng isa, dalawa or tatlo, wala na. Hindi na natin siya kailangang alagaan. Ang pruning po kasi, ang purpose ng nito ay para una, matanggal natin yung mga undesirable na mga leaves kagaya nito, no? Maraming leaves, so puno ng leaves. Samantala ito, makikita ninyo maraming bunga. So bakit sila magkaiba? Magkatabi lang naman at parehong tinanim. Dahil po sa pruning. At isa pa, ang pruning po ay protection din po natin yan sa mga insect, lalo na yung mga dahon na malapit na dito sa ibaba. Madali po silang kapitan ng insekto, lalo na yung mga dahon na sumasayad na po sa lupa. Kagaya nito, pwede nang sumayad ito sa lupa. Ayan. So, ganun kahalaga ang pruning. Maiwasan yung mga insekto, mga sakit, fungi, virus na nanggagaling sa lupa. Then, ma-minimize din po yung pagkalat ng pagkain kasi nakafocus na lang tayo sa stem, sa branches na iniwan po natin. Samantala, kagaya nito, maraming kumakain, hindi siya nag-bear ng magandang bunga. Yan po, ganun kahalaga ang pruning. So, paano natin i-prune ang kamatis, mga kaibigan? Sa kamatis po, may tinatawag tayo ng tomato sucker. Ipakita ko po sa inyo kung alin dito ang tomato sucker. Halika. Ito po, ang tomato sucker po ay parang sanga na tumutubo sa pagitan ng dahon at ng main stem. Yan po, ito po ay tomato sucker. So, kung ganito lang kaliit, pwede natin itong kamayin lang po. Tanggalin natin ito. Dahil sucker lang po ito. Pwedeng umagaw lang po ng pagkain ng ating tomato, imbis na mapunta dito sa bulaklak, sa magiging bunga, kinain nito ang pagkain. At therefore, kung hindi natin ito tanggalin, dadami ng dadami ang sanga ng ating kamatis. Kagaya nito mga kaibigan, ito po ay tomato sucker. Pwede natin ito tanggalin. Yan, pwedeng kamayin pag maliit pa, no? Para maiwasan natin ang pagdami ng mga sanga. Yan po, na hindi naman nagbibigay ng bunga. At ang isa pa po natin gagawin, kagaya nito na prone po natin kamakailan, ay linisin po natin yung ilalim at saka yung mga lumang dahon, ano? Lumang dahon po. Kasi kakain lang po ito ng pagkain, then pwedeng pamahayan po ng mga insekto. Kaya tanggalin na po natin yan. Linisin po natin. At ito, nasa sa atin po kung hayaan nating marami ang ating sanga ng kamatis. Pero kagaya nito, sobrang lago na po at masikip na po sila, I decided na i-prone na po ito. Po, mga sucker po ito, tanggalin na po natin. At ito din po, tomato sucker din po ito. Yan po, yan, medyo palinis na ng palinis ang ating kamatis. At maiwasan po natin yung maraming dahon
at nawala namang saysay, wala namang silbi. Ayan ito, mga tomato sucker po ito. Ayan. Tuwasin natin ito para hindi po pamamahayan ng insekto ang ating tomatoes. Ito po, mga sucker po ito. Ayan. Tanggalin po natin yan. So, marami pong sucker ang kamatis. Ayan po. Ito, lumang dahon. Pwede na rin natin. Ito po, no? Ito, tomato sucker po ito. Ayan. Mga dahon na nagpapasuka lang po. Ito pa, no? Ayan, may mga bagong sibol dito sa ilalim. Linisin na po natin ito. Para hindi pamahayan ng mga insekto po. Kagaya nito, additional na tomato sucker na pinabayaan natin, ngayon I decided na linisin siya, tanggalin siya kasi hindi naman talaga siya kailangan. So ganun po ang pag-prone ng tomato, no? Nakita po ninyo, linisin po natin yung sa sobrang dami nila. Ito rin po, may tomato sucker. Ayan, tanggalin natin yan. At ayan, maghanap pa po tayo ng ibang lahat yan, linisin po natin. So yun po ang nais kong itampok sa inyo, mga kaibigan, kung paano po mag-maintain, mag-prone para makakuha tayo ng malalaki, malinis at maraming bunga ng kamatis. Sana po nagustuhan ninyo ang ating episode. Please like and comment po sa ating YouTube channel, Kuya Roland. Maraming salamat. Paalam. Oh, 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 oh